yung dahilan kung bakit mahina humatak yung motor natin pagdating sa 70 to 80. So, ito yung dahilan sa mga ignition coil na hindi nyo napapansin. So, for today's video mga idol, sasagutin lang natin yung tanong ng isa sa mga subscribers natin mga idol. So, yung tanong niya kasi ito, yung sabi niya is ano daw ang symptoms ng isang ignition coil kapag sira na mga lodi. So, ang tanong na to is galing kay Christopher in E mga Ludicoy. So, yun yung sasagutin natin sa video na to. Yung symptoms niya talaga nito mga idol kapag pasira na yung ignition coil natin mga idol is yung mahina siya sa hatak-hatakan. So, mahina siya, bumanat mga idol. So, halimbawa, tumatakbo yung motor mo ng 70 to 80 tapos bigla itong nawala ng hatak. Pagdating mo ng 70 to 80, hindi naman siya namamatay mga idol pero nawalan siya ng hatak. So, parang wala na siyang ibubuga. Isa yan sa mga problema ng ignition coil. Bakit nasabi ko na isa sa mga symptoms ng ignition coil yung mahinang hatak pagdating sa batakan. Nagkakaproblema kasi yan dito sa high tension wire ng motor. Mamaya ipapakita ko kung ano ang naging problema ng high tension wire kung bakit mahina siya humatak pagdating ng 70 to 80. Yung mahinang hatak kasi hindi rin natin maisisilat sa ignition coil. Isa din yan sa dahilan kung bakit mahina humatak yung motor natin is yung clutch lining niya pudpud na mga idol. So, isa rin sa mga kung bakit mahinang humatak din ang motor natin mga idol. So, yung ano niya, yung oil na ginagamit natin. So, matagal ka nang gumagamit ng oil. So, matagal ka mag-change oil. So, dapat mag-change oil ka. Isa pa kung bakit mahinang hatak yung motor natin. So, hindi ka nakapag-tune up mga idol. So, yung motor natin kailangan din natin ipag-tune up yan kapag mahina na yung mahina na siyang humatak. Hindi natin maisisisi lahat ang mahinang hatak na hindi pa tayo nagpa-tune up minsan sa ibang sa ibang pyesa. Pag mahinang humatak yung motor mo, hindi mo masasabi na ito yung problema, ito yung clutch lining ang problema. Or so sa clutch lining naman may mga symptoms naman dyan kung bakit pasira na yung clutch lining. Gagawin natin ng video yan na hiwalay mga idol. So dito naman sa sa tune up, kapag mahinang humatak yung motor mo, halimbawa napa-tune up mo ngayon, na-tune up yung motor mo ngayon, so mahina pa rin humatak. So ibig sabihin yan sa ibang pyesa na naman tayo pupunta. So hindi natin masasabi na yun na talaga yung problema. So iisa-isahin talaga natin yan kung ano yung saan nang galing kung bakit mahinang humatak yung motor na. Pwedeng maging resulta sa carburetor. Bakit mahinang humatak? Siyempre, kulang sa tuno yung air and fuel mixture kaya mahina siyang humatak. So maraming dahilan kung bakit mahinang humatak ang motor natin mga idol. Pero isa ang ignition coil kung bakit mahina humatak ang motor mo. Lalong-lalo na kapag pagdating niya sa 80 to 70 na takbo, titik off siya or nalulunod siya o wala na siyang ibubuga na lakas. Yung sinasabi ko kung bakit humina yung hatak ng motor mo pagdating sa 70 to 80, titik off siya. So sinasabi ko doon kanina is yung high tension wire niya yung may problema. Ito yung high tension wire ng ignition coil natin. So, ang dahilan kung bakit mahina na siyang humatak pagdating sa 70 to 80 kasi nga dito sa ignition wire na to. So nagkakaproblema dito sa ignition wire na ang motor natin. Itong ignition coil natin, kung mapapansin, inaamag siya mga idol. So ito yung dahilan kung bakit mahina humatak yung motor natin pagdating sa 70 to 80. So ito yung dahilan sa mga ignition coil na hindi nyo napapansin amag niya. So kapag may amag yan yung ignition coil mo mga idol, hindi yan tuloy-tuloy yung kuryente na makakatakbo mga idol. So paputol-putol siya. So okay lang yung takbo mo ng 30, 20, 40 sa tuloy-tuloy pa siya. Pero pagdating mo ng 70 to 80 mga lodicoy, dyan mo mararamdaman na biglang magti-take off ang motor mo. Hindi naman siya mamatay as in namamatay talaga. Pero mahina na siyang humatak pagdating mo ng 70 to 80. So ang maging problema dyan is pagdating mo ng 70 to 80, lunod ang motor mo dahil dito sa ano na to, sa amag na to mga idol. So experience ko na yan, mga idol, kasi ito pasira na rin tong ignition coil nito. So hindi ko rin na palitan mga idol kasi nga dito sa amag niya. So ito lang naman yung may problema, itong high tension wire niya, pero wala naman tayong mabibili nito. So kasama na talaga yung ignition coil. Ewan ko lang sa ibang mga pyesa ng mga motor kung may mabibili na high tension wire. So ang naging problema lang naman ito is itong high tension wire talaga, hindi naman talaga itong ignition coil niya talaga. Pag bumili ka kasi ng ignition coil kasama nitong high tension wire, ito yung sinasabi ko kung bakit nagkaroon ng problema ang motor natin. So ito yung inaamag. Check nyo yung ignition coil nyo mga idol, baka mamaya hindi nyo natingnan na dito lang pala yung problema. So naghahanap pa kayo kung saan-saan, kung ano-ano pang kinakalikot nyo. Dito lang pala sa ignition coil. Ang ignition coil lalabas talaga ng kuryente yan kahit sabihin mo na pasira na siya. Kung talagang sira na talaga mga idol, so syempre hindi na siya maglalabas ng
kuryente. So wala na talagang power na ilalabas. Pero kung medyo pasira pa siya, hindi pa siya totally sira, maglalabas talaga ng kuryente. Doon mo maramdaman yung mga symptoms ng ignition coil na pasira. Pakita natin yung kuryente ng ignition coil. So halimbawa mga idol, wala na siyang kuryente na nilalabas dito para malaman mo na sira na talaga. So babaklasin mo lang to, ito. Mga idol, saka mag-tap ka ng wire para malaman mo kung sira na ba talaga itong ignition coil mo. So mag-tap ka lang ng wire tapos tingnan mo dito. Mga idol ko, may ilalabas siyang na kuryente. So ayan, kung may ilalabas siyang kuryente, ibig sabihin ito kasi galing sa CDI mga idol. So lalabas natin. Pag may labas siyang ng kuryente, so ibig sabihin okay yung CDI. Gamitan natin ng pliers mga idol kasi nagaground kasi ito, malakas yung ground niya. Kaya titingnan natin ngayon kung may kuryente yung ilalabas ng CDI natin mga ludikoy. Ayan ludikoy. So ayun, meron siyang ilalabas mga idol. So may nilalabas siya na kuryente mga idol. So ibig sabihin okay yung CDI mo. So ibabalik lang natin yan mga idol. So ang pinaka-important, ang pinaka-mabilis kasi na paraan dyan para malaman mo na sira yung talaga yung ignition coil mo, lalo na pag walang kuryente. So ito mga idol, so tingnan mo ito, pag check mo, kapag walang pag may lumabas na kuryente dito sa CDI tapos dito sa ignition coil mo, walang lalabas na kuryente, so ibig sabihin ignition coil mo yung may problema. Tingnan natin, so kung may lalabas na kuryente, so ibig sabihin okay yung ignition coil. Pero hindi ibig sabihin na okay yan mga idol. So may mga symptoms talaga na pasira na yung ignition coil natin. So ayan, pakita natin. So ayan mga idol. So may kuryente at umandar yung motor. So ibig sabihin okay pa yung ignition coil natin mga lodi. Kailangan natin i-manual yun sa pag-check mga idol. Isa-isa from CDI. Stator, CDI, tapos papunta ka ng ignition coil. Kung pasira na yung ignition coil, yun yung sinyalis na nabanggit yung mahinang hatak mga idol. At saka kasama na dyan yung misfire mga idol, so yung putol-putol na kuryente. Bakit nagkakaputol-putol yung kuryente natin? Dahil nga dito sa dito sa high tension wire na to na nagkakaroon ng so yun yung pinaka-effective na paraan na bubuksan mo ito dito mga idol, yung galing sa CDI. Tingnan mo kung may kuryente na ilalabas. So okay yan. So proceed ka dito sa sa high tension wire. May kuryente na lalabas. So ibig sabihin okay pa yung ignition coil. Pero check mo rin itong high tension wire. Baka ito yung salarin kung bakit mahina humatak ang motor. Ang gagawin mo diyan mga idol pag nagka-problema ka ng ganito, huwag ka muna bumili ng piyesa. So kung may kapareho kang motor, pwede mo hiramin yung ignition coil niya. Kung talagang yung ignition coil pa lang ang hindi mo napapalitan, huwag mo munang bumili ng bago. So manghiram ka muna ng ignition coil. At tapos obserbahan mo kung ganun pa rin ang problema. Kung hindi na, kung okay na at hindi na ganun ang problema, so ibig sabihin bibili ka na ng bagong ignition coil. Huwag kang munang bumili ng ignition coil hangga't hindi mo pa nasisiguro na ignition coil talaga ang may problema sa motor.